Pilos Banyos. Muli, ako po si RJ. Thank God it's Friday dahil tatambay na ulit tayo sa programang hatid ay samut-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Isang makulimlim na hapon sa ating lahat, no? Kahapon ako ay nasa UP Los Baños at maulan, pero dito po sa aming lugar sa lungsod ng Kabuyaw ay mukhang nagbabadya rin po ang ulan. Kamusta po dyan sa ating bayan ng Los Baños, especially sa UPLB campus? Of course, tayo ay nasa remote learning kaya wala po ang ating mga estudyante dyan, pero busy-busy at marami pa rin tayong activity ngayon po ng first semester kahit tayo ay nasa distance or remote learning. Ang oras po natin 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Kamusta po ang ating mga batchmates at classmates? Kamusta naman po ang ating mga scholar ng bayan sa pagsisimula ng semestre? Bumungad ang semestre na tayo ay kailangan online, mapasynchronous yan o synchronous learning ay talagang napakahalaga ng internet. Medyo nangamba nga po kami dahil ngayon ay merong in-announce sa mga internet service provider na meron pong problema ang ating internet. Pero tuloy ang programa dahil marami tayong mga kasama at tatambay dito sa Galing UPLB. Some update po siguro, of course, today, no, September 25, ang last day ng registration. No? Kung hindi ako nakakamali, na-extend po siya ng isang linggo. Ngayon po ang last day of registration sa mga estudyante natin sa UPLB. Pero alam ko merong appeal ang University Student Council, no, kung pwede daw ay ma-extend pa dahil may mga ilang processes pa na hindi nagagawa ngayon. Tapos ito pang problema sa internet. So hopefully ay mabigyan ng extension din, no, para sa ating mga mag-aaral. And syempre mamaya po meron tayong mga kasama na magpapaliwanag dahil kapag pumata ka Oktubre, eh loyalty day yan, no? Yung atin pong UPLB loyalty day. So paano kaya natin i-celebrate ang loyalty day? At meron din tayong isang certified Tatak UPLB na makasama natin. And for sure, ilan sa ating mga nanonood ay part na ng community group na minamanage niya. And of course, siguro mamaya maririnig din natin ang tinig ng ating bagong appoint na chancellor ng UP Los Baños. No? Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kamustahan at yung mga gustong bumati sa ating programa, ay alamin muna natin ang mga kaganapan sa ating parantasan. Hatid po ng ating mga kasamahan mula sa UPLB Office of Public Relations. Ito na nga at aarangkada na ang UPLB Balita! Galing UPLB! Galing UPLB! Galing UPLB! Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. Research Center kontra pandemya, planong itatag ng UPLB. Loyalty Day, gugunitain online ngayong Oktubre. UPLB, may bagong programang pang-doktorado. Isinusulong ng UPLB ang pagtatayo ng National Zoonosis Center na tutulong na maiwasan sa hinaharap ang pagkalat ng mga sakit na naililipat ng mga hayop sa mga tao gaya ng COVID-19. Natapos na ng komiteng binuo ni Chancellor Fernando Sanchez Jr. ang proposal para rito.
makikipagtulungan ang nasabing research center sa UP Manila, mga piling kagawaran ng pamahalaan sa World Health Organization at World Organization for Animal Health upang pag-aralan at bantayan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Kumpiyansa rin ang pamantasan sa kakayanan ng mga eksperto ng UPLB sa veterinary medicine, agriculture, biology at biotechnology upang pangunahan ang National Zoonosis Center. Ikinakasana ang kauna-unahang online version ng taunang Loyalty Day sa UPLB, bunsod ng patuloy na umiiral na pandemya. Ipalalabas sa Zoom, Facebook at YouTube sa October 10 ang virtual reunion, virtual campus tour at virtual awarding ng outstanding alumni. Ilang araw bago ang actual na 102nd Loyalty Day, magtatanghal ang mga jubilaryan ng isang webinar series. Ang serya ng talakayan ay sinimula noong Miyerkules, tampok si Dr. Fernando Bernardo ng Class 55. Tinalakay niya ang mga ambag ng pamantasan sa bansa at sa daigdig. Sanib puwersa ang UPLB, UPLB Alumni Association at mga jubilaryan na pangungunahan ng Class 70 sa paghahanda para sa Loyalty Day. Inaprubahan na ng Board of Regents ang programang PhD Applied Mathematics o AMAT ng UPLB sa pagpupulong nito noong September 2. Ang PhD AMAT ay binubuo ng 40 units, kasama na rito ang mga kurso, disertasyon at internship. Ito ang kauna-unahan at nag-iisang PhD AMAT sa buong Pilipinas. Sa susunod na semestre, bubuksan ang programa. Ang mga interesadong aplikante ay maaaring makipag-ugnayan kay Institute of Mathematical Sciences and Physics Director Editha Jose. Ang deadline ng aplikasyon sa graduate school ay sa October 30. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita. At atin pong napakinggan ang UPLB Balita na handog sa atin ng Office of Public Relations. Maraming salamat, Jessa, at sa ating mga kasamahan dyan sa OPR, lalo na sa ating editor na si Sir Chris Labe. No? Napakaganda ng ating mga balita ngayon dahil yung isang balita doon, yung regarding sa National Zoonosis Center, ay actually naging guest natin ang isa sa mga nanguna no sa pagbibigay ng proposal diyan, ang atin pong dean ng College of Vetmen nung last episode po natin. Ay isa pang magandang balita at nai-announce din ito sa atin pong programa yung pag-create naman po o pag-approve ngayon ng Board of Regents sa bagong PhD program no, yung Applied Mathematics or AMAT. Now first na doctorate program sa buong Pilipinas na nag-offer po ang UPLB. And of course, ang tampok sa atin ngayon, no, yung ika-102nd UPLB Loyalty Day. At mamaya yan sa usapang UPLB, pag-uusapan po natin yan. So habang hinahanda po natin ang ating phone touch interview, binabati po na natin yung mga nanonood sa atin, tulad nila Mary Grace, Nokera, David Roa, na nanonood po sa ating programa. And of course, nagse-celebrate na kanyang birthday ngayon na si Polly Septefani Valencia. Happy birthday sa iyo. At hindi ko na siguro patatagalin pa. Alam kong kahapon nakatutok po kayo dahil kahapon po ay namili na ang Board of Regents para sa ika-10 UPLB Chancellor. At ito po nga po ang ating incoming Chancellor. Ay i-welcome po natin sa ating programa ang ating dean ng graduate school, Dr. Jose B. Camacho Jr. Chancellor Camacho, magandang hapon po. Ay, magandang hapon sa inyong lahat dyan sa DCLB, RJ, at sa mga nakikinig ng programa mo. Ayan, di ko tuloy alam kung ang tatawag ko sa inyo ay Dean Dong or Chancellor Dong na po. Pero mula po sa Radyo DZLB ay kami po ay nagbibigay ng congratulations po sa inyong pagkapili o pagka-appoint bilang bagong chancellor ng atin pong pamantasan. Siguro po hindi ko na patatagalin pa, ilang questions lang po. Dean Camacho, Chancellor Camacho, ano po yung na-realize ninyo? Of course, na-interview kasi namin dito si Doc Manrasal, may search process na pinagdaanan para sa pagpili ng bagong chancellor.
Can you share to us ano po yung mga na-realize nyo, natutunan ninyo o nalaman ninyo sa nagdaang search process at ano ang ambag nito sa inyong magiging pamumuno sa ating pong pamantasan? Nakita ko sa search process natin ngayon na malaki ang magiging ambag ng pagkakaisa at ng iisang boses upang makamit ang isang tagumpay. Mm-hmm. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang sa pagpili ng chancellor, hindi lang sa pagkuha ng gusto mong makamit sa buhay, no? Pero sa totoong buhay, ano, kung sa totoong buhay, dapat ay focus sa goal o sa objective, mm-hmm, para makamit mo ito. So, ito ang isa sa mga naging malaking lesson sa akin na dapat well-focused ka sa gagawin mo. Minsan, kapag may pupuntahan ka, no? Kung may pupuntahan ka, nagdaraan ka sa isang madilim na lugar, may mga aso, tinatahulan ka, mm-hmm, ang gawin mo ay mag-focus ka, sabihin kalmado ka hanggang sa marating mo yung iyong paruroonan. So ito yung isang malaking bagay na natutunan ko dito. Marami pa akong natutunan pero isa to sa mga malaking realization ko, RJ. Ayan, so narinig ko, Chancellor Dong, ay yung pagkakaisa, napakalaga. At the same time, yung maging focus lang dahil, of course, maraming mga balakid, maraming mga pwedeng magtapon ng iba't ibang mga balita na fake news tungkol sa atin. Pero kung tayo nakafocus ay patuloy po natin magagawa ang ating adhikain. Speaking of that, marami pa rin po, Chancellor Dong, no, na medyo may question or hindi pa maunawaan ito pong kinampanya ninyo. Nakaangkla ang inyo pong plataforma sa pagiging future-proof ng ating university. In a nutshell po siguro, Chancellor, ano po ba ang gusto natin mangyari? Bakit kailangan maging future-proof ang ating UPLB? Ang ibig sabihin po ng future-proof sa UPLB ay kailangan nating paghandaan ang mga paggambala, yung mga, mm-hmm, disruptions dito sa ating pamantasan. Maraming mga pwedeng maging disruptions, nandyan ang technology advancement, nandyan ang climate change. Ito ngayon, nandito tayo sa pandemya. So ang ibig sabihin ng future-proof, kung tayo ay handa sa mga proseso at sa sistema, sa mga dapat gawin, upang maihanda natin ang ating pamantasan sa mga paggampala, yung mga disruptions brought about by this pandemic, ay magkakaroon tayo ng continuity sa ating mga ginagawa, sa ating mga proseso. So, kailangan natin mailagay yung mga sistema, mm-hmm, sa mga proseso na dapat well in place na ito. So, for example, sa ating pag-aaral, sa ating pagtuturo, kung naihanda natin ang ating pamantasan sa mas malawak na bahagdan or level, no, yung pagtuturo sa flexible learning, mm-hmm, no, na kapag parang kung may susunod na napakalaking bagyo o pandemya. So ang ibig sabihin ba nito ay kailangan mag-stop or huminto ang university. So ang ibig sabihin ng future proof, nagkakaroon tayo ng continuity sa ating mga ginagawa. Kung meron mang disruptions ay napaka-konti, no? At ang cost nito, yung kung ano yung halaga nito sa ating pamantasan ay mas maliit, no? Mas na-minimize natin yung cost sa ating pamantasan. Okay. So, I hope yung ating mga nanonood, mga alumni, maging mga estudyante, mga freshies natin, mga faculty reps at kawani, mga staff ay narinig kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging
future-proof ng ating university. At may mga paunang pagbati sa inyo tulad na lang po ni Mark Lester Chico. Sabi dito, Chancellor Dong, mabuhay po kayo. Sabi ni Gien Garma, isang mula sa sektor ng reps, congratulations at padayon din. At ngayon, Chancellor Select, naway maisa katuparan daw po ninyo ang inyong pangakong pamamahalan na may dangal, husay at malasakit. Speaking of that, Chancellor Dong, anong style ng leadership ang ibibigay ng isang Chancellor Jose Camacho Jr. sa UP Los Baños? Ang magiging leadership characteristic natin, sabihin na nating estilo ay dapat magkakaroon tayo ng collaborative engagement, partnership na sa pag-future-proof ng ating pamantasan. Dapat merong tayong tinatawag na shared and or participatory governance sa university. Meron tayong mga malalaking o mahalagang hampag para maisakatuparan ang ating mga mediin dito sa university. So, para maisakatuparan ito, may partnership, may communication, may engagement. So, nandyan ang role ng communication. Nandyan ang role ng consultation. Kasi kung meron tayong mga agam-agam sa isa't isa, hindi natin na ipapaiwatig ito, hindi natin na isisiwalat, hindi tayo nag-uusap, hindi maganda sa isang pamantasan o organisasyon na makamit nito ang kanyang mga minimiti, in this case, para ma-future-proof ang ating university sa mas smooth na kalagayan. May kaguluhan, no? So nandiyan dapat para tayong isang ayan, mukhang naputol ang ating linya na komunikasyon kay Chancellor Select Dean Camacho. So subukan natin na balikan siya, no? Pero right now, i-recap lang natin yung mga nabanggit niya, ang kanyang mga natutunan, no? Napakahalaga na magkaroon ng pagkakaisa lalo na po sa ating university, na lahat ng part ng UPLB community ay magkaroon ng boses sa kanyang ninanais na magkaroon ng participation, no? Participatory yung approach daw ng leadership na kanyang gagawin. Chancellor Dong, nandiyan po ba kayo? Oo, nandito na po ako. Nakabalik na po. Ayan. Siguro, Chancellor, alam ko po medyo marami rin po kayong gagawin. But nabanggit yung na kanina yung komunikasyon, no? Dahil kami po ay nasa larangan ng media at komunikasyon. Meron tayong Com Arts and DevCom sa ating program sa UPLB. Ano po nakikita yung ninyong gampanin, no, ng media at komunikasyon? Tayo may Radyo DZLB at iba't ibang programa pa sa media at komunikasyon. Ano nakikita niyo po ang gampanin nito para sa inyo pong pamamahala sa ating pamantasan? Mahalaga ang parte ng or component or elemento ng komunikasyon sa ating leadership, sapagkat ang aspetong ito ang magsisurface kung ano ang ating mga tatahakin, kung ano ang ating pupuntahan. So dapat mai-surface natin, maipakita natin kung ano ang mga gusto natin gawin at ano yung mga naging malapit, paano natin ito makakamit. Like, communicate din natin dito yung mga magiging participation, magiging contribution ng bawat sektor. Kung nai-communicate natin mabuti yung ating mga gustong gawin dito sa pamantasan at may mga sektor na hindi minsan ay umaayon, so na-harness natin, na i-improve natin kung ano yung next na pwede natin gawin, at it will really come into a perfection. So, acceptable sa ating mga stakeholders. Chancellor Dong, last question na dapat ito, pero may nagtanong po sa Facebook. Dahil of course, kayo po ay nakakuha ng malawak na suporta. Nakita naman po yan sa social media at sa iba't ibang lumabas na impormasyon na malawak ang nakuha po ninyong suporta sa iba't ibang sektor. And ang bawat sektor ng UPLB ay may mga kanya-kanyang
Hinaing, na may nabanggit pa rin kayo regarding sa participatory. Siguro ang tanong niya kasi, paano niyo po tutugunan yan? I mean, paano niyo i-handle, i-balance? Dahil syempre, may mga concerns sa administration part, sa mga hinaing at pangailangan ng iba't ibang sektor. Paano po natin ito, o paano niyo siguro ito titimbangin, no, sa inyo pong paglilingkod bilang chancellor? Yeah. So, nandiyan ang dialogue, nandiyan ang communication. Makikiusap tayo sa mas malawak na assembly, mm-hmm. no? Iko-convene natin. But same time, magtatawag din tayo ng mga leaders, ng mga representatives, no? Para mas mahikayat sila, ano ba talaga yung may pahayag nila yung kanilang mga hinaing, no? Yung kanilang mga dapat na naminimiti sa kanilang mga sektor. At dapat naging regular ito na pag-uusap, no? Regular ito na pag-uusap. At syempre, nandyan ang mga limitasyon ng oras, nandyan ang limitasyon ng mga resources. Pero kung naibabahagi natin ito ng mas regular na on a regular basis, ay sa tingin ko, mas maiiwasan natin yung mga malaki para makamit natin yung ating mga minimiti sa pamantasan at mga interes ng mga bawat sektor. Chancellor Dong, huling mensahe po, siguro hindi pala huli, pero hopefully this will not be the last na marinig po namin kayo at makasama sa ating programa para maipahatid sa ating mga estudyante, mga mag-aaral, faculty rep, staff at alumni yung mga ginagawa ng ating pamantasan. Mensahe po siguro sa lahat ng sumuporta or hindi sumuporta, pero the whole UPLB community, ano pong message ni Chancellor Select Jose Camacho Jr.? Maraming salamat sa inyong lahat. Punong-puno ang aking kagalakan, sampu ng aking pamilya para sa tagumpay na nakamit natin. At sana po sa susunod na mga araw ay makita ko po ang inyong partisipasyon, makita ko po ang inyong contribution kung paano pa natin na mapapalawig ang ating mga minimiti sa pamamagitan ng inyong mga suggestions, nandiyan ang communication lines, open communication lines. So, unang-una, malaki pong pasasalamat ko at pangalawa ay sana po mas engaging pa yung ating relationship, pagkakaisa dito sa ating pamantasan. Mabuhay po kayong lahat at padayon. On that note, maraming salamat Chancellor Select Jose Camacho Jr. Maraming salamat po, Chancellor. Okay, maraming salamat, RJ. Salamat po. Ayan, atin pong napakinggan na I think this is the first full interview po ng ating bagong appoint na Chancellor, ikasampu Chancellor ng UP Los Banos. Dito niyo po yung napanood at napakinggan sa Galing UPLB sa Radyo DZLB ang tinig ng kaunlaro. Ang oras po natin, 23 minuto ang makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating pupagbabalik usapang UPLB na. Huwag po kayo aalis. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB.
UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kung kayo first time nanood sa ating programa, tayo po'y napapanood ng live every Friday 5 p.m. to 6 p.m. sa fb.com/radiodzlb at sa official Facebook page ng University of the Philippines, Los Baños. Kanina po mapayag po tayo dahil nakapanayan po natin sa unang pagkakataon ang bagong appoint at napiling ikasampung chancellor ng UP Los Baños, ang dean ng graduate school na si Dr. Jose Camacho Jr. At naniniwala po tayo at hopefully ay makasama pa natin siya sa ating programa upang talakayin pa ang kanilang mga plano para sa ating pamantasan. Pero bago natin ipasok ang ating guest, batingin ko lang ilan sa ating mga nanonood, gaya po ni Mar Grace Haliarces, Chay Ebio Noche, ST Jeff, o si Ma'am Trina Mendoza ay nanonood po, Janet Malata Silva, Nicel Petisa ng UP Comrade Sop, si Ruana Cagillodo, Duke Boyet Pelone, John Paul Francisco Galvez, Mary Grace Noquera, David Roa at si Sir Chris Kalamlam. At may pahabol nga ng mensahe si Sir Roman Moreno. Yes, inclusive leadership. Lahat-lahat dapat involved. Salamat at congrats po, Chancellor. Naway makita daw po kayo, Chancellor Camacho, na mag-join at maging active sa UPLB Open Tambayan. Pero bago natin pag-usapan yung tambayan na yan, kasama natin at para sa pag-uusap naman para sa UPLB Loyalty Day, ang isa pong ang overall chair ng ating pong 102nd Loyalty Day. Dito po yan sa Usapang UPLB. At hindi ko na po patatagalin pa dahil kanina pa natin gusto makapanayam ito, no? Si Dr. Cristino Collado, ang overall chair ng Loyalty Day 2020. Doc Resty, magandang hapon po. Magandang hapon, Agay, at sa lahat ng ating mga takapakinig at mga nanonood. Eh, Doc Resty, siguro bago natin napag-usapan ng Loyalty Day, ano po ba ang batch ninyo? Ano po ang class na pinabibilangan ni Doc Resty? Bago ko nga pala sagutin yan, RJ, bayan mong patiin ko muna uli si Dr. Jose Don Camacho Jr. Sa kanyang pagkakahalal bilang isang bago nating chancellor. At ako ay nakikilahok sa mga netizens ng UPLB sa pag-asang sa kanyang pagkakahalal ay lalo pang uunlad at gaganda ang ating kalagayan dito sa UP Los Baños. At bumabati na rin lang ako. Patingin ko rin muna yung mga anak ko. Nanonood ngayon si Christy, si Maris, si Nene at ang aking apong si Harriet. Ngayon, balik tayo dito sa tatanong mo. Ang batch 70 RJ ay kami yung nagtapos noong 1970. Kumbaga kami yung mga Golden Jubilarians na ngayon ay nagtiriwang ng aming 50 taon na mula noong kami ay magtapos. 1970. So ito po ay malamang hindi pa po ako pinapanganak nito. Mamaya siguro ikukwento ni Doc Resty ano ba itsura ng UPLB at that time. Pero right now, Doc Resty, gusto po pong ma-share natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood at yung manonood pa nitong programa natin after ng live, ano po ba ang kwento ng Loyalty Day? Bakit ito taunang ginugunita ng UP Los Baños? And this is very unique dahil tayo lang sa, I think sa Los Baños, UPLB, ang nagko-conduct nito sa UP system. Maganda yung tanong mo, Ayay. Ito nga ay dapat nating maunawaan. Bakit ba tayo nagkakaroon ng Loyalty Day dito UPLB. Noong 1918, yung mga unang nagsipag-aral sa noon ay UP College of Agriculture ay nag-volunteer para ipagkikitanggol ang ating mga karapatan. At noon nga ay nakita natin kung paano sila nagkakaisa at bilang paggunita doon sa ginawa nila ngayong katapatan sa ating pamantasan, tinawag itong Loyalty Day.
Doon pala yun. At mula noong 1918, kaya nga ngayon ay 102nd na tayo, mahigit na 100 taon na nakalilipas, ay patuloy natin ginugunita ang mga naganap noong 1918 bilang mga dakilang mag-aaral ng ating pamantasan. Maganda yun, nabakit nyo, no, Dr. Christy, kasi tayo dito sa UP, no, hindi lang tayo basta research university, hindi lang tayo isang universidad kung saan naglilinang ng usay galing at talino ng mga scholar ng bayan, pero tayo rin ay public service university, laging tumutugon sa tao at pangangailangan ng ating bayan. Totoo yan, totoo yan. Now, Dr. Christy, ano ba ang tema natin ngayong 102nd of every year? May tema yan, no? Ano po ba ang napiling tema ng inyong class of 70, yung class 70, na tema ngayon po ng Loyalty Day natin? At bakit ito ang ating pinagtutukunan ng pansin ngayon? Ang napagkayarian namin maging tema para sa taong ito ay ang UPLB and Alumni Alliance. Ito po ay inuulit namin. Mula naman po noon ay talaga po magkaalay na ang UPLB at ang kanilang mga nagsapos. Bagamat ngayon po ay gusto naming ulitin na ang pagkakaisa ng UPLB at ng mga alumni nito ay isang bonding na hindi natin dapat pabayaan at dapat nating i-sustain. Kaya ngayon inuulit namin ang aming panawagan sa lahat ng mga alumni na palakasin pa natin ang ating pakikipag-ugnayan sa pamantasang ating pinanggalingan. Okay. Doc Resti, paano ngayon yan? Of course, kami na nakarami, virtual graduation, virtual opening ng klase, pati yung freshman orientation ay virtual. So, dahil sa pandemic, paano natin i-celebrate ngayon ang Loyalty Day? Alam mo, inaabang ko pa naman lagi yung Loyalty Day parade na ginagawa natin, no? Pero paano po, anong nawala, ano ang bago, ano ang adjustment para sa ating selebrasyon ng UPLB Loyalty Day? Para sa kaalaman ng lahat, tatawagin natin itong Virtual Loyalty Day Celebration. Mm-hmm. Virtual in the sense na mapapanood lamang natin ito sa ating mga gadgets, sa ating hindi po natin makikita ang actual na parada. Hindi po natin makikita ang actual na mga nakikita natin pagsasaya kung noong hindi pa po umiiral ang pandemic. Mm-hmm. So ngayon po, ang ginawa namin ay gusto namin ma-reenact kung ano talaga yung dapat ay nakita nila. Minus the physical parade, ay magkakaroon po tayo ng dalawang shows. At ito po ay mapapanood sa October 10, starting 9 o'clock sa umaga. At ipakikita po natin dito para na rin sa kapakanan ng mga hindi makakarating at matagal nang hindi nakakabalik sa campus kung ano ang UPLB sa ngayon. Kaya magkakaroon po tayo ng mga nag-shoot po kami ng mga icons at landmarks ng UPLB para po sa makita lang lahat. Halimbawa ang Baker Hall, yung pong tatlong kalabaw sa gate natin, makita lang po ng mga alumni natin yan. It will bring back a lot of golden memories na matagal na po nilang dinaranasan. Sa hapon naman po, magkakaroon po tayo ng virtual awarding ceremonies. Kumbaga po, hindi nga lamang po ninyo makikita ng kayo ay nasa Baker Hall, pero gagawin po natin ito ng parang nandun din tayo at ito po ay mapapanood sa October 10 mula po sa alas 2 ng hapon. Yun po ang magiging virtual. Apo, no. Sige po, continue po. At yun po ang makikita natin sa ating mga sa ating Facebook and YouTube. Ang question ko lang po, yan po ay during the Loyalty Day. Pero nitong nakaraan man, may na-receive po ko na nagkakaroon ng mga webinars eh. Nung nakaraan si Dr. Fernando Bernardo, then meron din tayo sa Masagana 99. Tama po ba ako? May mga ganun kayong pre-event bago mismo ang ating Loyalty Day. Ay, opo. Nagkaroon po kami ng desisyon na bago naman dumating yung October 10, magkaroon tayo ng parang dati natin ginagawa. At ito nga po, sa halip na seminar, ito po ay webinar. Noong pong September 23,
si Dr. Bernardo nga po ay nagkaroon ng kanyang unang seminar at dito ay tinapok niya ang mga local at international impact ng ating mga graduates. Ano po ang nagawa ng ating mga graduates sa local at sa international arena? Kanina pong umaga, ang Class 60 ay binuhay nila ang alaala ng kanilang klase, ano naging contribution nila sa ating bayan. At dito po ay binuhay nila ang alaala ng masagana ng T9 noong pong panahon na ang Pilipinas ay umaani ng marami at nag-e-export po tayo ng bigas. Sa October 1 po ay ang Class 75. Ito po ay grupo nila Dr. Shell Abito at Dr. Pelino Lansigan. Di natin. Ito po ay tungkol naman sa kung paano natin mapapalakas ang pakikilahok ng mga alumni sa aktibidad ng ating pamantasan. Sa October 70 po ay ang batch namin, batch 70, at ang aming pong speaker ay si Secretary William Dar ng Department of Agriculture. At dito po ay magsasalita siya kung paano pong ang tulong-tulong na efforts ng mga alumni ay makatutulong para malampasan natin ang mga hamon ng pandemic. At ang huli po ay sa October 7. Mm-hmm. Ito po ay sponsored ng si PAF at ang panauhin po ay si Dr. Wirapon ng Thailand. So makikita po natin din ang perspective naman ng isang graduate ng UPLB na ngayon ay nakatira sa ibang bansa at babalikan niya ang kanyang mga alaala dito at ang naging epekto ng pag-aaral niya sa UPLB sa kanyang kalagayan sa ngayon. Okay, Doc Resti, no, may nagtatanong dito, paano 'yan dahil wala puro virtual, wala na yung natin traditional na pa-lunch ng mga colleges, no, sa Golden Jubilarians, paano yung lechon? Ayan. Wala tayo ngayon taon nito, that's no? Right. Tama 'yon. Yun ang may miss natin. Oo. Pero healthy muna ngayon tayo, Doc Resti. Nabanggit yun na kanina, class of 1970. No? Bring us back sa inyong panahon sa UPLB. It's been decades, no? Ano siguro yung nakita nyo na parang hindi naman to nagbago? Pero may mga, pwede rin i-share, ano na yung mga nagbago sa UPLB? Yun muna kalagayan namin, no? Kasi marami sa inyong nakikinig at nanonood ngayon ay hindi pa ipinanganganak. So, ano ang UPLB? Actually, noong yung 1970, ang tawag dito ay UPCA, UP College of Agriculture. So, noong mga panahon na yon, alam mo, nakaka-nostalgic na balikan yung mga panahon na yon, sapagkat noon, kami mga mag-aaral at pati ang aming mga professors, magkakakilala kami lahat. Pag nagkasalubong kami, magkatatawain ka sa iyong pangalan. So yun ang isa, ano? Ang pagkakaiba noon, wala kami internet. Hindi ito man ganito, hindi nangyari noong panahon namin. Kung kaya naman, napakahirap mag-aral noong panahon na yun, Jay. Because ang aming pag-aaral ay manual lahat. Kung isusulat ng professor sa blackboard, o kopyahin namin yun sa aming lecture notes. Pero ngayon ko na-realize, and I will share this, kami nung nag-aaral noon, habang kami nagsusulat, nagme-memorize na ang utak namin. Kaya pagkatapos ng lecture, natatandaan namin lahat yung mga itinuro ng aming professor. Sa pagkakaiba, nung panahon na yon, walang distraction na kaya nung nakikita natin yung sa Grove. Dahil noon, walang distraction. Ano po bang distraction doon? kaya ngayon, meron kayong mga square eh, yung LB square. Kami noon wala. Wala noon. Pag dumating na ang alas 7 noon, madilim na, nasa dorm na kami. Kung kaya naman, I think because wala naman kami mga gadgets, ang napagbabalingan namin ng panahon namin ay ang pag-aaral. So, ang isa pang nakikita namin noon na pagkakaiba ay, ewan ko kung ito ay nagagalap pa, there is a very distinct
dividing line between a faculty member and the students. Mean to say, talagang tinitingalan namin ang lahat ng aming mga professor. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataong tawagin ng aming mga professor sa kanilang first names. At kung masasalubong namin, kami ay yumuyuko pa habang binabati namin good morning or good afternoon. Yun ang ipagka. Ngayon naman, ano ba yung pagkakaiba? Walang masyado, ang nakikita ko lang is ngayon, yung ating loyalty, ang ating bonding sa ating university ay lalo tumitibay. Because I think sa pagbabago ng panahon, nakita natin na kung ano, lalo tumibay ang aming bonding sa UPLB sapagkat ngayon namin na-realize na kung wala ang UPLB, hindi kami ganito ngayon. Siguro bago kayo pakawalan na Doc Resty, can you give us, so alam ko may mga ilang personalidad din sa class of 1970 na nakilala din po so sa field 9. Of course, ikabilang na kayo doon, no? Sir Resty, na naglingkod din, I think, sa Department of Agriculture. Tama ba ako, Doc Resty? Opo. Naging undersecretary po ang inyong lingkod sa Department of Agriculture. Ngayon po, hindi lang naman po ako, marami po sa amin. Si Regent Francis Laurel po ay isa sa amin. Oh. At siya nga po ngayon ang isang masugid na tumitingin sa kapakanan ng UPLB sa Board of Regents. Katunayan po, kapag mayroong issue na dapat isettle, pagkatungkol sa Los Baños, ang unang tatanungin ay si Regent Laurel, paano natin gagawin ito? Ang halimbawa po, si Dr. Libertado Cruz ng Philippine Carbo Center, 20 taong pong mahigit na naglingkod bilang direktor, kaya naman po marami tayong ngayong mga improved breed ng mga buffalo natin at ang katasan. Nandiyan din po si Dr. Candida Adalia, the former Dean of College of Agriculture. Member po namin. Si Dean Adalia po pala ay class of 1970. Opo. Kasama po namin yan. Bagamat nag-graduate siya ng bandang huli, pero contemporaries po namin yan. Isa pa po ay si Dr. Teresa Abito, na naging dekano niyata ninyo sa DEVCOM. Si Dr. Abito, Teresa Abito, Swart. Faculty po sa College of DEVCOM. Tama po ba? Correct niyo ako sa mga nasa DEVCOM. Oh, nagturo siya at siya naglingkod sa UNICEF. Mm-hmm. So, yun po yung mga, marami po kami, marami kaming, in fact po, sa taong ito, ang sumama dun sa yearbook namin ay 99. At ito po ay may karamihan sa kanila, nasa abroad pa, pero yung po mga local leaders, si Dr. Ida Delmasio, ang naging director ng biotech, isa din po sa amin, naging professor emeritus, at naging regent din po ng ating board of regents. Doc Resty, kulang tayo sa oras. Siguro po, imbitahan natin ang ating mga alumni to join us virtually sa ating Loyalty Day and awarding ng mga outstanding alumni natin. Opo. Sa lahat ng aking mga fellow alumni, sa lahat ng mga nagtapos sa UPLB, pinaabot ko po sa inyo ang aming mataos na panyaya na samahan po ninyo kami dito sa UPLB kahit na po virtual ang ating celebration. Ang Loyalty Day po ay huwag natin kalimutan na isang pagkakataon sa loob ng isang taon na muli nating gugunitain ang ating pinanggalingan. Muli nating sasabihin sa UPLB na we could not have been this way without UPLB. At ito po rin po ang pagkakataon para sariwain natin ang ating mga masasayang araw, ang ating mga profesore na yung iba po ay yumauna. But most of all, ito gaya po namin sa Batch 70. Sa pagkakataon po ito ng Loyalty Day, muli naming uulitin ang aming commitment, ang aming pangako na habang kami po ay malakas at may magagawa, iuukol po namin ito para po sa kapakanan ng UPLB as a campus, but most of all to the UPLB community and to its students.
At dahil dyan po, maraming salamat Dr. Cristino Collado, overall chair ng UPLB Loyalty Day ngayong taon. Maraming salamat po. Maraming salamat, RJ. Thank you very much. Ayan, napakinggan po natin at nakasama sa ating pong programa ang overall chair ng Loyalty Day ngayong taon. Kaya naman, wag na wag imimiss ang ating Loyalty Day ngayon pong Oktubre. Virtual man, pero pwede pa rin tayo magsama-sama bilang mga scholar ng bayan dito sa UP Las Baños. Sa oras po natin, 15 minuto bago mag-alas 6 ng hapon, magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran na mapapanood nyo every Fridays 5 p.m. sa fb.com/radiodzlb at sa Facebook page ng UP Los Baños. Bago natin ipasok ang ating last segment, ay binabati muna natin ang ilang mga nanood, tulad na lamang po ni LB Manlulo. Congratulations, or congratulations Chancellor Camacho. At sino po ba yung mga bumati? Happy birthday daw bukas sa kaibigan ni Grace Mapakpak, no, si Jico o Jaiko Consignado and Paul Tabudlong. At sabi ng ating guest, feel free to join daw Doc Resty at maging active sa UP Open Tambayan. At syempre binabati rin po natin si Jean Loyola. Sabi niya, mabuhay po kayo Dr. Collado at sa lahat na nakatutok sa ating programa. Pero right now, ay ipasok na natin ang ating last segment, ang Tatak UPLB. Okay, Polly, simulan na natin ang kwentuhan at pagtambay ng isang certified Tatak UPLB. Magandang hapon, RJ, at magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay dito po sa Galing UPLB. Ito na naman po ako at nakikitambay para po sa Tatak UPLB. Ngayong hapon, RJ, ipapakilala po ang creator at admin ng UPLB Open Tambayan, isang community group dito sa Facebook. So, hindi ko na patatagalin. Halika't i-welcome na natin si Mr. Roman Moreno, or pwede natin siya tawagin Oman for short. Hello, Oman. Good afternoon. Ay, welcome magand- to Tatak UPLB. Yes, magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong panyaya na makasama sa inyong programa. Sir RJ, maraming salamat po. Ma'am Polly, salamat po. At of course, maraming salamat sa mga una nating mga panauhin, no? Si ang ating bagong Chancellor na si Dr. Camacho Jr. at saka si Dr. Resty. Magandang gabi ngayon. Salamat din sa pagbibigay ng oras, Oman, ha. So, bago natin pag-usapan yung UPLB Open Tambayan, RJ, tanungin muna natin sa Oman. Kasi ano to eh, syempre alumnus natin. Tanungin natin, bakit nga ba niya kinuha ang kanyang course nung college at meron ba siyang naging inspirasyon or may dahilan ba behind it? Yan, maraming salamat, no? Magandang katanungan niya, Polly, no? Talagang inaalala ko yung mga panahon na finifilapan ko yung OPCAT form. Mga 2008 yun, no? Batch 09 ako pumasok sa UPLB bilang isang BS DevCom student. At yun nga po, no? Actually,
hindi ko din alam kung ano yung DevCom. Nag-research lang ako sa internet kung ano yung magagandang courses sa UPLB. Kasi nga malapit akong pinsan lang dyan sa May Laguna. So, pwede ako makauwi-uwi. Tapos nakita ko, development communication, napaka-noble pakinggan ng ating mood. So, at true enough naman, no? Sa aking sa pag-aral sa UPLB College of Development Communication, marami tayong natutunan. Lalo na kung paano tayo makakatulong sa ating community. Only disclaimer lang, no? Baka sabihin ng mga nanonood, ala, DevCom na naman yung nasa Tatak UPLB. Wala po kaming kinalaman dyan. Pero maganda kasi mamaya, babanggitin ni Polly kung bakit natin in-invite si Roman o si Oman. Actually kasi, marami naman tayong ini-invite. Siyempre, nagkakataon lang na ang mga available ay mga kapareho namin. So, huwag kayong mag-alala para dun sa mga gusto pa na ibang kurso naman ang aming ma-interview. Baka pwede kayong mag-message po dito sa Tinig ng Kaunlaran kung sino yung gusto nyong isunod namin na i-invite dito sa Tatak UPLB. Message lang po kayo. So, balik tayo kay Oman, RJ ha. Oman, kailan ka huling bumalik sa Los Baños? Sa UPLB, actually, last year yata. Oh. Nung trinay kong makakuha ng transcript of records or TOR ko. Yeah, shout out kay Miss Ningning sa OUR. Maraming salamat sa talagang pagtutok at pag-assist sa akin sa mga pangangailangan ko sa OUR. Yun po. Yun last year yun, if I'm not mistaken, at nakapagbisita ako sa mga iba't ibang lugar din sa UPLB. Alam mo, Oman, kaya ako natanong, kasi tatanong ko sana, may favorite spot ka ba sa university na gusto mo? O yes, sino naman ba yung kasama mo? Si Park, di ba? Yeah, tapat ng dev ko. Sabi sa'yo, Polly, si Park pa rin Di ba pag wala kang mag-aabang-abang ka sa mga klase, yun talaga yung natin, tambayan bilang DevCom students. Tapos naging active din tayo sa council doon. Madalas din tayo dyan nagkakamay-kamay sa mga tao. Yun, si Park talaga Katuwa kasi, imagine mo, pare-pareho talaga ang DevCom yung favorite sa Hindi ko alam po ali kung favorite ba talaga ng DevCom yan o dahil lang yan yung pinakamalapit. Tambayan, no? Lalo na yung mga walang orgs, tambayan natin yun. Uy, kahit org, di ba? Napapatambay pa rin tayo doon kasi yun yung palagi yung meeting. Sa bagay. Oh, meeting place ng mga subjects kung may activities. Yung akad orgs na sa loob naman ng natin yung college. Looking back sa ating college stage, Roman, meron bang yung kapag tinitingnan mo na instill na values ang UPLB sa'yo na sa tingin mo nakatulong sa work ethics mo o kaya sa pagiging kung sino ka man ngayon? Naman, marami. Pero yung pinakatumatak talaga sa akin yung pagiging resilient work. Yun nga, being able to adapt sa lahat ng mga bagay. Iba sa real world, yun nga yung sinasabi madalas, no? Iba kapag pumasok ka sa UPLB or sa UP, iba din kapag umabas ka. So, makikita mo yung iba-ibang klase ng tao, pakikisama, yun yung pinaka-importante, lalo na kung magtatrabaho ka sa isang korporasyon. So, yun yung sa tingin kong nakatulong sa akin na naiubog ako ng ating investida ng UPLB. Lalo na sa DevCom, napakalaking tulong nung magaling ka makipagsalamuha at yung communication skills mo talaga ay na-apply mo. So after graduation ba, Oman, nagtrabaho ka ba o nag-aral ka? Ano ba yung nangyari sa iyo after graduation? Yes, nagtrabaho ako dahil alam naman natin na hindi naman tayo pinagpala sa ating pampinansyal ng mga kaganapan. So nagtrabaho ako at napalad naman ako napunta sa iba't ibang private companies. Tapos ngayon, tinatapos ko ang aking MBA, Masters in Business Administration sa Asian Institute of Management. Polly, siguro right now, mas magandang pag-usapan na natin yung bakit natin siya in-invite ngayon sa ating programa. No? Itong may logo pa, nakikita ko yan. UPLB Offline Tambayan. Ano ba yan? sige, dahil dyan, RJ, una muna,
Ano ba yung naging storya? Bakit ba nabuo ang UPLB Open Tambayan? At sino, mayroon bang nakaisip na to? Isang tao lang. Yan, oh, actually, naisipan ko lang makapag-create nitong open, UPLB Open Tambayan. Uupot nga sa sinasabi, sinasabi ng ating mga kasama. Kasi ano, iba ang yung natanggap natin na stress ngayon, pandemya, di ba? Parang ibang klase yung pag, nakaka-apekto sa ating mental yan. Tapos parang yung pagdadamayan talaga, lahat na nalipat from physical to digital. At yung Facebook ay pinaka-close sa mga puso natin sa social media. So yun nga, nakapag-gawa tayo ng UPLB Open Tambayan. It was created last May 29, 2020 na sa kasagsagan ng pandemya. Tapos yun, nagsimula na lahat. Ang daming activities. Maraming na buong pagkakaibigan, virtual man. Kaya yun, maraming salamat sa 24,000 mahigit natin members at 18,000. Wow! Ang 24,000? Opo. Maraming salamat. Nagkaroon lang ng pagbabago sa settings na kung maalala natin noon na parang nagkaroon tayo ng issue na tinatarget yung mga UP students o UP account, yung mga taga-UP. Kaya ginawa natin private na lang kaya hindi nakakapag-impita ng basta-basta lang yung tao at pinaiting natin yung security sa ngayon. Usually ba, saan galing yung mga members natin? Sino bang marami? Mga taga-abroad o dito sa Pilipinas? Ay, napakagandang katanungan niya, no? Sine-check ko, napakaganda ng Facebook na promote ka kasi marami siyang admin tools. Nakikita natin yung statistics. Actually, makikita natin almost 70% o 60 to 70% mga kababaihan ng members natin. Yes, most expected naman na taga-Philippines o taga-Pilipinas ang mga members natin. Pero yung ilan-ilan marami din, umaabot ng libo din yung mga taga-US, taga-Canada, taga-Australia, taga-UAE, taga-Singapore. Actually, kung makikita dito, parang kompleto na natin yung bansa, almost 100 na iba-ibang bansa galing yung mga members natin. Napaka overwhelming kasi active talaga sila sa ating grupo. Man, UPLB Open Tambayan. So, ano pang ibig sabihin natin ng open? Di ba? So, open tambayan, ginagawa ng mga orgs yan, no? Sa ating Facebook community group na yan, ano ba ang pwedeng i-share? Ano ba pinag-uusapan dyan? Bakit nag-i-invite ko? Ini-invite ko si Doc Resti sa kasi Chancellor Camacho kanina. Ano ba pwedeng pag-usapan dyan? And ano yung mga hindi naman pwedeng pag-usapan dyan sa community group natin? Salamat RJ, no. Actually, nilikha tong grupo na to na pwede talagang pag-usapan lahat. Huwag lang magbenta kasi hindi naman to, you know, marketplace like in the first place. Kaya as time goes by, yung mga nakaraang apat na buwan, by the way, mag-fourth month sa rin na tayo sa September 29, nagkaroon ng mga changes din kung paano natin i-organize yung grupo at kung paano tayo mag-interact na maayos. Si Dr. Camacho Jr. actually, part ng buwan at binati natin siya kahapon. No? So, yun talaga, tayo-tayo na as grown-up adults, no? Tayo-tayo na mismo nag-organize at nagiging sensitive tayo kung ano dapat yung dapat pag-usapan, kung ano yung mga kapag-divide. Ang ganda kasi mismo sa members na nagagaling yung mga activities, yung mga gusto na nangyari sa UPLB Open Tambayan. Ayan, Oman? Yes. So, paano mo na-ensure na safe mag-post yung mga members? Kasi syempre may iba hesitant pa rin. Hesitant na mag-post. Ang mga silent readers. Marami pa rin ganun. Yes, yung mga silent lurkers. Readers. Oo, lurkers yung tawag natin sa mga yun. No? Maraming... Kunting, anong tawag dito? Assurance na yes. Pwede naman silang mag-post. Yes, paano nyo na-ensure as admin? Admin and management team, may kasama na kong apat na moderators. Inyong malalapatin, sabihin ko naman sila, Aika, Miss Aika Banyaga, Miss Sarah or Bamba, Miss Sir Nico, at saka si Sir Jeff. So actually, nasa announcement section, yun yung lagi namin sinasabi, lalo na mga nakaraang araw o yung mga unang linggo natin sa UPLB Open Tambayan na lagi magbabasa sa announcement section para maging guided tayo kung paano nga ba natin, paano pakikitungo natin or interaction natin sa mga members natin.
yes, safe naman po yung pag-post natin ng mga comments or posts sa grupo. So as long as kapag hindi naman tayo sigurado, no, free naman kami mga part ng management team na makausap at kung papayagan namin na ma-approve yung mga posts niyo, why not, di ba? Kasi minsan talaga iniiwasan din natin yung mga nagsusolicit kasi dapat verified siya. May mga certain security lang tayong ginagawa para at least ma-maintain natin yung tinatawag natin integrity ng grupo, di ba? At oo, kung inyong nais ko din ba't sabihin, no, merong sinisend din na report sa akin ng FB. Actually, may mga violations tayo minsan. Tapos sinisend sa akin na you violated hate speech, you promoted sexual content and all. Kaya talagang doon kami as management team din tumutugtog. Yun nga lang, humingi kami ng tulong sa lahat ng members kasi 24,000 tayo mahigit, no? So tayo-tayo na din lang mag-regulate sa ating mga sarili, sa mga pinagsasabi natin sa ating grupo. So, isa pa, dahil nabanggit mo 24,000 ang members, anong pakiramdam na madami na ang members at any message to our UPLB Open Tambayan members? Ayun. Muli, maraming salamat sa pagtangkilik, pagsali, pakikipagkulitan sa UPLB Open Tambayan. And kung yung mararapatin ulit, no, i-promote natin yung mga active activities natin ngayon sa Open Tambayan. Unang-una yung inuman natin, yung nabanggit ni Miss Elfie kanina sa group chat na sana makasama natin si Dr. Camacho Jr. na sa ating bagong chancellor. Na sana may inuman session tayo every Saturday. Magdamagan yan usually hanggang kapihan na yan ng Sunday morning at pinamumunuan to actually ni Miss Choc Reyes. Isa din sa mga kilalang personal that nung mga kapanahonan ko, I guess, si Miss Choc Reyes at saka yung mga kasama natin sa inuman. Meron din tayong mga pinopromote na certain links kung saan tayo pwede makapag-promote ng ating mga employment opportunities. UPLB Alumni Network natin sa LinkedIn na pinaminuan na ni Ms. LV. Yun, pwede po kayo sumali doon sa lahat ng gusto mag-post ng kanilang mga openings para makatulong sa ating UPLB community. Pwede din doon mag-apply na direkta at mag-message kasi again, we're building a community na sana hindi lang matatapos sa pag-graduate natin, no, sa UPLB yung ating pagiging active at pagmamahal sa UPLB. Welcome lahat sa UPLB Open Tambayan, lahat na naging nagkaroon ng affiliation sa UPLB. Mapa-estudyante ka man, yung iba nga doon, 1 year lang sa UPLB, pero sige, welcome natin kasi na-experience talaga nila yung UPLB. Yung iba may staff tayo, yung mga former and present staff, may iba din na security personnel, lahat po dito welcome sa UP. Yung faculty members nandun din pala, nakita ko may mga pati ka nakita ko si Ms. Melinda Roman. I think UP Board of Regents natin siya. President kasama din natin siya doon. Kaya yun, isa din yun sa mga guiding namin as management team kasi may mga big time din tayong mga kasamahan sa UPLB Open Tambayan. So, ayun. Maraming salamat po muli sa pagiging active sa UPLB Open Tambayan. Miss Polly, happy birthday! At nakikita ko, naging active ka din paminsan-minsan at entertaining kasama lahat ng mga queries namin with regard sa consultation sa aming grupo, sa ating samahan. Yes, at yung mga activities po natin, sana maging active tayo at sa moving forward po, no, may mga ginagawa tayong plataforma para mas maging wide pa yung pagtulong natin sa ating mga UPLB community. Maraming nangangailangan sa ating mga kasamahan. Maraming din ang mga tumutulong at andang tumulong. Si Sir J. Madato nandyan, ang Asco family, ang Adorables family, sila yung mga namumuna sa ating mga paraffles, sa mga ating mga activities. So, ayun, no, yes, nakaka-overwhelm. Actually, na-overwhelm ako at the fact na nasa harapan niyo ako ngayon at in-interview ako ninyo. Maraming salamat. At meron na tayong logo na ginawa pa nating contest yan. Si Sir Ayus RCG yung nanalo sa contest na yan, no. Tapos, may mga susunod pa tayong activities para lang maging, pero inuuna natin na maging tigal yung mga proseso para at least, diba, wala tayong wala tayong masagasaan na kung ano man. Salamat. Maraming salamat. So, Oman, paki-promote po ulit yung Open Tambayan para yung iba nating sumama pa. Si paano ba sila makakasama sa UPLB Open Tambayan? Yes, some 24,000 active members natin. Siguro naman may mga mutual friends tayo sa mga hindi pa nagiging member ng
ang UPLB Open Tambayan, no? Pwede po natin silang lapitan at sila na po mismo mag-i-invite sa inyo sa grupo. O pwede din naman po ako, actually public naman po yung profile ko, Roman Moreno, o kaya kung sino man yung mga admin or moderator sa ating grupo. Reach out nila po at sila yung pwede mag-invite sa inyo. At may mga security questions din po tayo para at least alam natin na alam niya na taga-UPLB at, you know, nagsishare tayo sa pagmamahala din sa UPLB na ipapakita sa pagsagot dun sa mga security questions. Again po, open po ang UPLB Open Tambayan sa lahat ng mga estudyante, faculty, and staff. Mapanoon man o mapangayon, basta we share the same love sa UPLB. Welcome po kayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Oman. Bago kita pakawalan, ay sabihin mo muna yung shoutout namin dito sa Tatak UPLB. Ako si at Tatak UPLB ako. Ako si Roman Moreno at Tatak UPLB. Maraming salamat, Oman. Maraming salamat sa iyong panahon at maraming salamat dahil shinare mo sa amin yung storya ng Open Tambayan at saka yung mga activities nito, lalo na yung dumadaming numero ng inyong members. Sana yung mga alumni natin dyan ay updated sa nilang alumni information. So, sabi na, isisingit mo yun eh. Sabi na, isisingit mo yun. Actually, open tayo sa mga activities. Kung pwede lang, no? Si Kai nga nasabi ko, visit kay Dr. Resti at saka kay Dr. Camacho Jr., ang ating bagong chancellor, gamitin natin, i-maximize natin itong platform para maibalik loob natin yung mga kasama natin sa UPLB. Actually, ang daming active members dito na parang, di ba, push natin ako mismo din, hindi ako active sa mga activities sa UPLB kasi busy din sa buhay. Pero ito, digital na tayo. Pwede natin maipabot, you know, ang mga activities natin sa UPLB. Maraming salamat, Sir RJ, at saka Ms. Body. Salamat, Oman. And have a great weekend. Thank you. Okay, Polly. Ayan, binabanggit mo na kanina, ano ba yung mga update na kailangan gawin ng mga alumni? Oo nga. Yan, dahil dyan, siyempre dahil yung sinabi nga ni Dr. Colliano kanina, dahil virtual na ang celebration ng Loyalty Day, makikita niyo po yung activities natin sa Loyalty Day webpage. So, bisitahin niyo lang po ang loyaltyday.uplb.edu.ph. So, ulitin ko po uli, pwede niyo pong bisitahin ang webpage po ng Loyalty Day, which is loyaltyday.uplb.edu.ph. Nakalista po dyan yung mga activities for this year. So, yung mga susunod, yung iba naman ini-email namin eh. Ina-update po natin yung mga alumni sa mailing group natin na ito yung activities for this day. So, kung gusto niyo pong makatanggap ng email from the Office of Alumni Relations, mag-update na rin po. So, RJ, maraming salamat at happy weekend po sa ating mga kasama dito. Have a great weekend and dalhin natin tong good vibes na to hanggang next. Salamat, RJ. Thank you. Thank you, Polly Valencia, sa ating Office of Alumni Relations, sa lahat ng tumutok sa ating programa. Uling pagbati lang ito ni LV Manlulu, UPOT o Upland Tambayan, people are real, sabi nga niya. At sabi ni, Open Tambayan pala, hindi Upland Tambayan. Ba't Upland na nababanggit ko? Sabi ni Gian Galma, naging classmate daw niya si Roman, si Oma, no? Sa isang DevCom subjects. Dumi-dizzy LB ka na raw ngayon. At sa lahat ng tumutok sa ating programa, ito na naman, overtime na naman po tayo, no? Mula po ka sa umpisa hanggang sa matapos, punong-puno ang ating talakayan. Kung meron po akong babaunin ngayong weekend na pro sa ating pong nabalitaan sa UPLB Balita, sa interview natin kay Chancellor Camacho, congratulations po ulit, kay Doc Resti Colliado sa Loyalty Day, maging kay Oman sa ating Tatak UPLB, yung pagkakaisa ng UPLB community. We hope na magkakaiba man ang ating po mga pananaw sa iba't ibang issue, magkakaiba man po ang ating mga expertise, magkakaiba man po ang ating bahagi sa UPLB community, ay nandun pa rin po yung pagkakaisa. There is unity in diversity. Diyan kilala ang UP Los Baños. So panatilihin po natin yan. Mag-i-active po tayo, mapa-alumni, mapa-sudyante, faculty, reps, at staff ng ating university ay patuloy po tayong magtulungan. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya na hindi po natin alam ang ating mangyayari kinabukasan. So tulong-tulong po tayo at sabi nga ibabangon tayo after this
pandemic. At dito na nga po, nagtatapos ang ating pong programa ngayon po, araw ng September 25. Again, this is the last day of registration sa mga eskwela ng bayan, but hopefully ay ma-extend po ito. At sa ngalan nga po ng bubuo ng ating programa, mula po sa UPLB College of GovCom, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations, maraming salamat po sa pagtutok. Tambay ulit tayo next Friday, 5 p.m. sa programang Hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga scouts ka ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Maraming salamat po. Happy weekend!